Hello guys, welcome back na naman para sa panibagong YouTube video guys. So nandito pa rin tayo ngayon sa HYX Enterprise para sa isang panibagong bike check video. So akala nyo yan ang iba bike check natin guys, nagkakamali kayo. Hello, time trial bike yan. So hindi yan yung iba bike check natin. Ang iba bike check natin guys ngayon ay itong napaganda oh, AVIA. Ayan, na mountain bike. Game changer to guys. Sinasabi ko, game changer to pagdating sa budget build bikes. Napakaganda itong bike na to guys. So wala na tayong intro. Guys, pa-support ng aking YouTube channel. May ads na nga pala tayo. Please don't skip the ads para magkaroon tayo ng revenue at magkaroon tayo ng budget pambili ng GoPro para ma-improve pa natin yung ating video quality pagdating sa pagbabike check. Ayan. So wala na intro guys. Diretso na agad tayo. Ang ganda oh. Ayun, hollow tech oh. So ayun guys, napakaganda nitong AVIA mountain bike na to guys. So sisimulan natin ang bike check sa kanyang frame oh. So makikita mo guys, matte black. Ayan, hindi yan science, hindi yan English, matte yan oh. Kita mo naman. At dito, mahaba ang relasyon ni top tube sa kani down tube. Kita mo mahaba oh. At maraming uod ng pagkakahinang. Medyo ano to, ayun, malaki yung pagkakahinang niya. Hindi kagaya nung iba, maliliit lang. Pero ito laki. Mahaba yung pagkakadikit dito. Yan, mahaba ang kanilang relasyon. At naka-internal cabling tayo guys, dalawa. Isa rito sa down tube at isa dun sa kabila. At dito dumaan yung kanyang preno. Ngayon, kung ako bibili nito guys, itong preno na to ilalagay ko dito sa kabila. Ayan, so may bakante kasi dun eh. Bakit may bakante? Kasi naka-1x lang tayo guys. Naka-1x. So kung ako bibili nito, papalipat ko. Ipapalipat ko tong kable ng brake doon sa kabila. So anyway, dito tayo sa top, head tube. Yung head tube niya guys, sexy. Ayan o, makita nyo sexy dito. May hulma. Ayan o. At straight tube tayo guys, na naka-integrated ball bearing at may logo ng AVIA. So kung titingnan ko to, para tong reflector. Para siyang reflector na blue, glossy blue. Pag kinapa mo, para siyang sticker. Pero pintura yan guys, pintura. At doon sa top tube, may makikita tayo ditong AI880. Ayan, AVIA yata to, 880. Na may nakalagay na MTB system forming. So, ganun din para tong sticker. Ayan, pero pintura yan, nakaangat yan. Dito mayroon parang ano to, kuryente, kidlat. May kuryente kidlat dyan. At dito, yun, sa top tube, mayroon pa rin pagkakahinang. Tapat na tapat siya kay seat stay. Ito namang seat tube niya. May makikita tayo yung MTB series. AI880 AVIA. So, ang model siguro nito guys is AI880. Pero, may nakalagay dito sa seat stay niya, Explorer. Ayan. So, kung tawagin natin itong AVIA Explorer AI880. Ang haba. At ang sukat nga pala ng seat tube niya guys is 16. So sinukat ko medina niya mula dito hanggang dito sa gitna, 16 inches. Ayan, so 16 inches, pakicorrect na lang ako guys kung medium nga yun ha. At dito marami pa rin uod ng pagkakahinang. Pero hindi siya pansinin kasi matte black, di ba? At dito sa down tube niya, laki na to guys. Taba. Ayan, taba nito. Flat dito, flat. Tapos pa semi-curve dito. Ayan, pa semi-curve. Tapos dito meron lalagyanan ng ating beer na malamig na malamig. Yan, no? Kaya lang, walang kasamang pulutan. Bubulsa na lang natin. Ayan, tagay-tagay na lang pag nagkakasalubong. At ayun, malahaba dito. AVIA, may kuryente, oh. Ganda nito, guys. Basta gusto ko mag-uwi ng ganitong bikes. Ang ganda, oh. AVIA, para siyang sticker. Ang ano niya, guys, ang kapal. Ayun, kung nakikita niyo sa camera, guys, oh. Ang kapal nung ano niya, nung letter niya. So sa kabila ganun din, meron din sa kabila. Ayan, at dito ngayon sa chainstay, meron ditong AVIA, maliit lang. Kung ano yung AVIA dito, yan, kung ano yung AVIA dyan, siyang AVIA dito. Ganda oh, guys oh. At dito yung lumabas yung kable ng RD. So yan oh, sarap kalabitin, mga mahilig sa gitara dyan. Yan na lang kalabitin nyo guys, huwag na kayo mga ngalabit ng iba ha. Bawal yung bawal.
At tingnan natin kung saan dumaan yung kable. Ayan, tuwad tayo, tuwad. Ayun, dito. Ayun, sa kabila tayo para makita ninyo. Ayan, o, dyan. So, dyan dumaan yung kable ng RD. So, kung ako nga bibili nito, papasok ko dyan yung ano, yung preno, yung kable ng preno. Ganda dyan, o. Para malinis. At dito dumaan yung preno, yung kable. Ayan. Papunta ron. Ayan, papunta ron. Ayan. So, tapos na tayo sa frame. Punta tayo sa fork. Sa fork, 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 tinidor. Ayan. Uy, ganda ng fork, guys. Aloy to. Itsura pa lang. Aloy yan, guys. Aloy, itsura pa lang. Na may manual lockout. Ayan. At preload. Hanggang ngayon, di ko pa rin alam yan. Balang araw, aaralin din natin yan. Tapos ito, guys, sinukat ko. Sinukat ko. Mula dun, hanggang dun, 115 mm. Pero palagay ko, 100 mm lang travel nito. Ayan, oh. At itong crown, saka lower, bakal yan, guys. Wala akong dalang magnet, eh. Dito ako bumase, oh. Ayan. Diyan ako bumase. Ayan, oh. Pero pakikorek na lang ako, guys, kung mali ako. Bakal to or aluminum. Alin lang sa dalawa lang yun. At ito, AVIA. Meron dito. Ano to? Ganon din. Ganon din yung decals niya. Pintura din to. Ayan, pintura. Yun, oh. At syempre, dito tayo ngayon sa hubs. Yung hubs niya, RTRS. Aluminum alloy. Nagawa ng RTRS. Naka... Uy, sealed bearing, guys, oh. Nakikita nyo ba? Naka sealed bearing tayo. Na quick release. Uy, game changer nga itong bike na to, guys. Ayan, oh. Bilangin natin ang holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ang dami. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 36 holes ang gulong natin. So, pang trail na to. Laban na to sa trail. Hindi, joke lang. Ayan. Na bakal to, bakal. Ang ating spokes. Bakal ng spokes. At ang rims natin. Uy, wala. Walang nakalagay. Ayan, lagyan natin ng tatakbuhin. Ayan, wala eh. Na double wall alloy. Na malapad. Malapad to, malapad. Lapad ng rims natin. Tapos yung gulong natin, guys. Ano to? Bawlin. Basta bal. Yan, nakikita nyo, guys. Paki-comment na lang, di ko mabasa. Balloon. Balloon ba yan? Na ang sukat. Hanapin natin sukat. Nagtatago sa akin. Ayun. 29 by 2.3. Uy, pwede na nga talaga ito sa trail. Lapad ng gulong natin, guys. 2.3, oh. Oh. Oh, diba? Sa kabila tayo. Ang kabilang hubs niya, ganun din. Alloy. 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 Asan ang tatak? Oh, ba't walang tatak tong isa? Ayan, tatakbuhin yan. Tatakbuhin. Oh, diba? Alloy yan na quick release. Tapos bilangin natin ng holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 36 holes. Ang ating alloy hub sa likod na walang tatak. Sa harap, XRT Ariata, kung doon nagkakamali. Baka lang ang spokes. Tapos double wall alloy, walang tatak. Tatakbuhin yan. Wala, guys. Oo, wala. Oh, diba? Wala. Tapos ang gulong niya ay bowlin. Bowlin. Bowlin ba yun? Bowlin. Na ang sukat ay 29 by 2.35. Ang lapad niyan, guys. Ang lapad. At dito tayo sa cogs. Ooh, sa game changer na budget bike. 11 speed. 11 speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 speed, oh. Ganda na ito na 1140. 1140. 11 yung pinakamaliit. 40 yung pinakamalaki. Gawa yan ni Skillful. Skillful yung cogs natin. Ganda, guys, oh. Ang ganda na pagkakagawa ng kadena natin. Ayan. At syempre dito sa RD, ang RD natin ay A9L2. So gawa siya ni L2. A9. Na 9 speed. At ang kanyang pulley, standard size. Ayan, oh. Plastic. Ayan, sarap mag-upgrade yan sa aluminum, oh. Oh, di ba? At dito tayo sa crankset. Oh, ito pa, isa, oh. Kita nyo naman. Budget build bikes, guys. Pero naka-hollow tech. Ayan, oh. Oh, may lagusan dun, oh. Oh, di ba? Labas-pasok. Hollow tech, gawa yan ni Solin. Solin Husak. Di ba? Solin Husak yan. Solin Husak. 170 mm.
Ang lapad nito, oh. Lapad. Alloy. At ang chainring natin ay narrow wide. Gawa pa rin yan ni Solin Husak. Narrow wide na aluminum 6061T6 na 34 teeth, 104 BCD. Ayan, kompletong-kompleto dit ang information ng ating crank. Oh. Tapos tingnan nyo itong pedal, guys. Aluminum din. Ball bearing. Lapad nito. Oh. Diba? Lapad. So, palagay ko, hindi mo na ito papalitan hanggat hindi na sisira. Diba? At dito sa kanyang seat clamp. Alloy ang seat clamp natin. Alloy yan. Oh, diba? Na, tapos ang seat post natin, taba. Taba, oh. Mga mahihilig sa matatabat, mahaba dyan, oh. Ayan, oh. 31.6 by 285. Medyo maliit, maiksi yung ano, yung seat post. Yan. Pero ang taba niya, oh. Oh, diba? Tapos ito yung ibabaw niya. Yan. Tingnan natin upuan. Ang upuan niya, yun. Tigas. Ayan, tigas. Ayan. Tapos meron ditong kanal na may tatak na AVIA. Ayan. So dito dadaan yung ihi mo. Pati yung utot mo dito na rin dadaan. Di ba pag nagra-ride ka, mahirap umihi eh. So ihi ka na lang dyan. Matutuyo ka naman kapag bumabiyahe ka, maahanginan eh. At ang dulo niya, ang taba nito guys. Ang taba, tapos matigas at mahaba. Ayan o, oh, yung mga mahihilig sa matigas at mahaba dyan sa kamataba. O, oh, yan o, oh, di ba o? Oh, oh. At yung pisngin niya, maliit. Makitid pala guys, makitid yung pisngin niya. Ayan. So lalapat ang puwit mo rito. Ayan o. At dito tayo ngayon sa handlebar. Yung handlebar niya sinukat ko guys, sinukat ko. Humahaba ito ng 720mm. So check natin. Oh, di ba haba o. Oh. Ang lapit na niya sa upuan. 720mm guys ang haba ng ating handlebar. Palagay ko gawa to sa alloy. Ayan guys, alloy yan, alloy. Alloy nga. At ang ating stem ay 90mm, gawa ni AVIA. So nakita ko to yung ganitong ano, ganitong stem sa Mountain Peak Explorer. Ayan, gantong-ganto itsura niyan. Ganda oh. Tapos ang headset natin, walang tatak, pero aluminum ang ating headset. At ang spacer natin, uy, laki nitong spacer oh. Laki oh. Oh, siguro 3cm to. 1, 2, de 4. 4 cm. Basta haba nito, 4 to 6 cm ang haba ng ating spacer. Tapos ito, 2 cm. Alloy. Alloy ang dust cap natin. Alloy ang dust cap natin. Ayan. O dust cover. Siyempre, dito tayo ngayon sa hydraulic brakes. Ayan. Ang hydraulic brakes niya, DIY Island. Ayan. Medyo, yun, laki dito. DIY Island. So, ngayon ko lang ito nakita. Itong hydraulic brakes na to. Ayan, o. Pa-comment na lang, guys, sa inyo kung anong masasabi ninyo dito sa DIY Island. At, palagay ko ang kanyang lever bakal to siguro. Ayan, pa-comment na lang, guys. Hindi ka ako familiar kay DIY Island, eh. Wala tayong magnet na dala. At ang kanyang grip, malambot. Sarap to. Sarap, sarap. Charap. Ayan, o, lambot, o. Oh, di ba? At meron siyang dalawang lock. Isa sa inside, isa sa outside. So hindi mahirap na mahirap tanggalin na 'to. Ayun, di naman nanaaw 'yan. At ang end cap natin plus goma. Ayun, goma 'yung end cap natin. Tapos ang shifter natin, guys, L2A9. Ayun, L2A9. Alam ko 1 is to 1 'yan eh. Ayun. At syempre sa kabila, lever lang makikita mo na DIY Island. Kasi naka 1x lang tayo eh. So wag na maghanap ng wala, 'di ba? Oh, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba? Eh siya sa kabila tayo. Ito eh guys, yung kabila ng side ng bike. So sisimulan natin, syempre palagi naman 'yon. Ang kanyang rotor. Oh, ang ganda ng rotor niya, guys. 160mm na rotor. Ang ganda oh. Oh, 'di ba? Walang tatak. Ah, lagyan natin takbuhin. 160mm na rotor at naka-post mount na hydraulic brakes. Ayan oh. So ang gara oh. Parang mayroong ditong palikpik. Ayan dito parang may sungay oh. Oh, ayan ganda. At ito yung dugtungan ng frame. At syempre meron niyang stand para hindi mo siya ilagay kung saan saan. Yung iba binabare na to. Ay kinakater to. Tinatanggal nila yung stand. Ayan. So nasa sa inyo na yun. Pero ako okay na sa okay na yan. At syempre ganun din sa kabila. Ah, sa kabila naka IS mount.
Naka-IS mount yung caliper na hydraulics. Yan. At syempre 160mm na rotor na tatakbuhin. Ayan oh, ganda. Yun oh. At sa kabila, yun. Sulay no, sakpa rin na crank arm. Haba nito. Yan, haba oh, di ba? Tapos, ayun, pedal natin ganun pa rin, aluminum, lapad nito. At palagay ko guys, wala na tayong nakalimutan. Yan, nasulya panuli natin, ang ganda nitong AVIA. AVIA Explorer AI 880, haba. So, sarap mag-uwi niyan guys, oh, ganda, ganda, promise, promise. So, ayan guys, ang ating vibe check ng AVIA Explorer AI 880, ang haba. Ayan, so guys, makipag-ugnayan na lang kayo sa HYX Enterprise. Ilalagay ko na lang sa description ang kanilang Facebook link at contact number para sa price nitong napakagandang bike na to. Game changer. Ayan, so hanggang dyan na lang guys ang video. Huwag kalimutan pindutin ang like, comment na rin kayo kung ano masasabi ninyo. Ayan o, para mabulong ko sa inyo kung magkano presyo nito. At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So hanggang dyan na lang guys, maraming salamat. Bye-bye, kita kits. Ganda nito guys. Gusto ko mag-uwi.